Sa kanyang pagbabalik mula Middle East, inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na mayroong manong plano na patalsikin siya sa pwesto. At kaugnay, makausap natin si Presidential Spokesperson Harry Roque. Secretary Roque, good morning. Ay, magandang umaga, Igan. Magandang umaga sa lahat ng nanonood natin. Saan po galing informasyon muna tungkol sa planong pagpapatalsik sa Pangulo? At ito ba'y verified na po, Secretary? Well, alam mo naman ang Presidente, no? Siya lang ang binibigyan ng access sa napakadaming intelligence reports ng ating mga intelligence gathering agencies, no? At sa akin naman, hindi naman sikreto na ang PPP-NPA ay talagang gusto siyang patalsikin, no? Mm-hmm. Hindi din sekreto, no, na marami doon sa mga dilawan ang talagang hindi makapag-move on doon sa pagkatalo ng 2016. Marami sa kanila ayaw kilalanin ng ating presidente, no? At syempre po, hindi naman nakakapagpaka na kung sila ay magkakaroon ng kasunduan, no, para madito sa pagpapatalsik ni presidente. At syempre, itong grupong Magdalo, eh, talaga namang yan ang kanilang hobby, no, magpatalsik ng gobyerno, magamat hindi naman sila nagwawagi, no? So, yung sinasabi lang ng Presidente, katotohanan na alam na ng mga Pilipino, no? At ito po ay katotohanan na nakalap din ng Presidente sa mga intelligence reports na taming siya lang nakakakita. Pero ang claim ng administrasyon, majority ng Pilipino, suportado pa rin si Pangulong Duterte. So, anong nakakabahala ho rito kung minority itong mga nagtatangkang patalsikin siya, Secretary? Well, alam mo naman yung upod dati, minority rin yan, pero nagawa pa rin nila, no? At grabe yung naging danyos na naidulot sa ating ekonomiya, no? Mm-hmm. So yun ang babalala ng Presidente, pagamat walang suporta sa taong bayan. At talaga naman sigurado si Presidente na walang hindi magtatagumpay sa taong bayan. Oo. So syempre, yung epekto nito, no? Dahil alam mo, sa larangan ng politika, minsan dapat pantiling ka, no? Sa larangan ng politika, minsan hindi kinakailangan na mag-worry. Hindi kinakailangan maging successful, ang kinakailangan mapansin. No? So yun lang ang babala ng ating presidente. Okay, pero sabi naman po ng Liberal Party, estilo na raw ng administrasyon na pag may mga isyong tulad ng sa ekonomiya, inflation, pagtaas ang bilihin ng bigas, ang ipang sasara dito o ipang haharang, ito raw destabilization. Pati na raw si Trump nasisi. Secretary. Hindi ko po alam kung ano sinasabi nilang estilo dahil ekonomiya naman po, bagamat meron tayong problema sa inflation, talaga naman pong patuloy ang pag-unlad natin, no? Kahapon lang po sa press briefing sa Malacanang, no? Nabasa ko na ang unemployment rate natin pinakamababa, ang manufacturing rate natin pinakamataas, no? At patuloy pa rin ang pagtaas ng ating GNP. Now, kung ang problema ay may inflation at tumaas ang unemployment, meron talaga problema ang ekonomiya. Pero kung ang problema ay inflation, pero bumaba ang unemployment, mas marami nagtatrabaho, ibig sabihin yun, talaga malakas yung demand, no, na naging dahilan para tumaas ang presyo ng mga bilihin. So ibig sabihin, masigla pa rin ang ekonomiya. Opo. So hindi ko po maintindihan ba't nila sasabihin na naghahanap tayo na kumbaga para quit tactic dahil ang ekonomiya po ay nanatiling malakas. At adyo naman nila yun, eh. Hindi naman nila magkakailayon na talagang hindi sila makapag-move on mula nung natalo sila, no? At talaga namang lahat ay gagawin nila para makabalik sa pwesto dahil adik sa kapangyarihan ng karamihan sa kanila. Opo. May sinasabi pa ang ilan na batis sa maraming legal expert dun sa pagpapawalang visa sa amnesty ni Sen. Tillanes. Wala daw basihan yun. At isa pa ay parang personal daw na atake sa pinakakritiko ng Pangulong Duterte. Bukod pa dyan, ganti raw ni Solicitor General Kalida dahil iniimbisigahan yung kanyang security firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno, Secretary. Well, you know, marami ng issue. Unang-una, napakadaming legal expert. Pero 15 legal experts lang ang magdi-desisyon ng kasong yan, no? Yung mga maestrado ng Korte Suprema. Opo. At hayaan natin sila magdesisyon, no? Kahit ano pang nawa ng mga so-called legal experts, hindi naman sila magdi-desisyon ng bagay na yan. Pinuntuhan yan dahil yan po ay nakabigtita na sa Korte Suprema. Kaya natin silang gumawa ng desisyon, ang presidente, sinasabi niya, re-respectuhin niya kung ano man ang magdi-desisyon ng Korte Suprema. Pero malinaw po, no? Bagamat ang daming drama, ang daming tatsat, ang kinakailangan lang ipakita ni Sen. Tillanes, yung duly received copy na kanyang application form, nasaan yan? Wala siyang kopya, walang kopya ang DND. Okay. Mamaya ay kakausapin ni Pangulong Duterte ang publiko.
kaugnayan ba to sa ekonomiya? Maaari ka ba magbigay ng konti lang na o may alam ka ba o wala? Wala po. Wala, ah, wala po, ka. Oh. Ang alam ko lang po ay yung schedule na nais niyang kausapin alas ng pangbayan. At nagkaroon lang ako ng confirmation kahapon sa press briefing. Ah, okay. Na ang issue doon was whether or not magkakaroon kami ng press briefing. So, in passing, sabi ko, huwag na tayo mag-press briefing dahil magkakaroon ng press briefing. Sabi ng press briefing ng president. Oho. Pero kasama niya si Secretary Panelo? Yun po ang pagkakaalam ko. No, na parang co-panelist. O maging panelist si Secretary Panginoon. Opo. Okay, Secretary, salamat sa pagkakalob niyo sa amin ng pagkakataong maliwanagan ng ilang issue. Maraming salamat, Igar. Magandang umaga po. Secretary Harry Roque.